si Bob Claudio, ang Vice Chairman ng Philippine Retailers Association. Magandang umaga po sa inyo at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga sa inyo, Papi. Mukhang mapupuruhan na naman. Nakikinig sa atin. Opo, mukhang mapupuruhan na naman po yung inyong industriya sa pagigpit sa Metro Manila dahil sa dumaraming COVID cases. Meron po ba kayong mga inaasahang mga establishmento na magsasara? Ano pong gagawin nyo para matulungan po sila? Sigurado nga ito, matatamaan na naman kung maraming mga negosyante, maraming mga businesses at maraming taong umaasa sa mga negosyo at mga hanap buhay nila, no? Pero siguro, I guess, yung gobyerno natin has a better reading on this and wala na kaming magagawa na kontrahin or isipin yung negosyo muna. Ang isip namin is yung kabuhayan ng mga tao. So if kung mas maraming mga tao na kikinig or mga negosyante din na nandyan na kikinig, let's cooperate with the government, let's cooperate with the IATF. Na sana nga 2 linggo lang ito and that after 2 weeks lower na yung mga cases natin at makatulong tayo sa pamahalaan. Mm-hmm. So sinasabi nyo, taste na lang muna, at least 2 linggo lang ito. Para kung 2 linggo nga lang talaga tatagal, makakapag-open up naman yung inyong mga members at at least marirecoup siguro yung losses. Siguro ang gusto kong i-emphasize sa mga nakikinig is yung let's all be conscious tayo sa hawaan. Let's all be conscious sa ginagawa mo, whether ikaw ba makakahawa o ako ba pag may ginawa ako, makakahawaan ba ako. So kaya siguro lumala na naman itong mga kasong ganito kasi medyo all drops are guard. Kala natin okay na. So we were not conscious ng mga lakad natin kung tayo ay makakahawa or mahahawaan tayo. So yun na lang ang pakiusap natin sa mga nakikinig, ano, Rafi, na itong ginawa ng pamahalaan talagang kailangan at this point in time asahan natin na sandali lang ito. Pero kailangan yung kooperasyon ng lahat. Yung be conscious about hawaan. Ito ang makakahawa or mahahawaan ka. Pero since nabanggit po ninyo, may epekto sigurado ito sa mga maliliit na retailers. Ano pong balak nyo ngayon gawin at paano po sila matutulungan? Ang ginagawa, pagtak na naman ang mga sales nito at mga benta ng mga mga retailers, both big or small, no? Malaki o man na maliliit na apektado. In fact, lately, kahapon, nakapasyal ako sa isang mall, halos walang tao, walang maraming some stores even closed na muna in the meantime, no? So ang ginagawa na lang namin ngayon na siguro limited time na naman or hopefully naman hindi karamihan na mga businesses sinishift namin yung mga tao nila, at least ang mga tao namin, no, at saka yung ibang mga retailers para naman isang linggo, may trabaho yung isang team. Another week off sila and then isang linggo, may trabaho. Para at least meron pa silang kikitain mas kalahati man lang yung dating sweldo nila. Or we try to pay as much as possible lahat ng mga tao na hindi mawala ng hanap buhay. At least po mababawasan yung matatanggal nga sa trabaho. Ang sinasabi naman po ng gobyerno, wala namang restriction doon sa movement ng goods, at least sa delivery. Pero sa inyo po ba, ano pong recommendation niyo sa inyong mga miyembro? Ituloy pa rin yung delivery kahit na yung iba ay magsasara o kaya ilimitado naman yung mga pupunta sa kanilang mga establishments? Yun ang kabutihan ngayon sa sitwasyon natin ngayon, like nung unang lockdown natin na nag-ECQ tayo na pinahatang sa mga checkpoints yung mga delivery. Sorry. Ngayon, wala namang cases like that. So, hindi ko mahanap yung supply, teacher, meron tayo supply. Ang problema lang, hindi makalabas sa mga tao para mamili or kunin yung mga kailangan nila. Mm-hmm. Okay, sige po. Sana po ay makabangon ulit yung mga retail. At least meron na silang experience anong mga nakaraan at sana nga hindi mabawasan yung mga may trabaho. Maraming salamat po sa inyo.
Sige po. Maraming salamat, Rafi. Si Philippine Retailers Association Vice Chairman Bob Claudio.